Magandang umaga po mga seniors. Marami pong salamat sa pag-view sa second part nitong topic natin regarding the rent or buy condo or condo or townhouse. Kung hindi ho ninyo napanood yung first part, ilalagay ko yung link sa taas o kaya tingnan na lang ninyo dun sa description sa baba. In this part, I will discuss yung mga details regarding the rental cost and cost ng mga condo sa few places ng Metro Manila. Didiscuss ko din yung security aspect, and also I will try to give some suggestions regarding decisions that you can make in order for you to make your life easier. Okay. Ang cost ho ng mga condo rental ngayon is vary, especially sa location. Kung titignan natin yung rental sa BGC, sa Makati, sa Rockwell, and some exclusive parts sa Makati, ang one bedroom nila, which is about 30 to 40 square meter, it is about 320 to 430 square feet, ranges from 3,000 to 4,000 pesos per day, at ang monthly po naman is around 30 to 40,000. Kung pupunta naman kayo sa banda ng Quezon City, ang rental is about 1,800 to 2,200 on the same size, and ang monthly niya is about 18,000 to 24,000. Okay, regarding naman po sa cost ng condo, yung mga bibili kayo, ang prices range dito po sa BGC, sa Makati, saka doon sa mga nabanggit na nating mga exclusive area, it's about 15 to 25 million. Pero meron po silang mga secondary market na maganda naman, tinignan na rin namin, it's about 6 to 8 million. Kung titignan naman po ninyo ang cost ng townhouse, ang area kasi ng townhouse, it's different, no? There are two kinds of townhouses. Yung una, it's about, meron kasi silang mga developer dito na bumibili ng mga 300 square meter, 400 square meter, tapos tinatayuan nila ng townhouse. Mga 3 to 4 units isang area, normally 3 floors ho yun. It's about 120 square meter. The cost ranges from 8 to 12 million. Meron namang hong mga exclusive enclave para hong subdivision na ginagawa ngayon. Mga sample ho dyan sa merong New Manila. Ang cost ho is about 20 to 30 million. Pero maganda naman talaga. I-discuss naman natin yung security aspect, ano? Siyempre, sa condo, relatively secure. Kasi may guard sa entrance, tapos may guard sa reception, and oftentimes, they require the guest to register in the reception kung papasyal sila sa loob. O kaya, tinatawag na lang yung resident para bumaba, para makipag-usap sa baba. Also, kung mga aalis, mga magbabakasyon ng extended vacation, relatively safe kasi pwedeng iwanan yung condo. Now, regarding the townhouse, because nasa residential area to, walang mga security rito. Except dun nga sa mga sinasabi kong mga nasa exclusive subdivision na merong guard sa labas, merong guard sa gate. I-discuss ko naman yung investment side ng condo ngayon, ano? Kasi very attractive ngayon yung mga condo, especially doon sa mga places na commercial na may mga call centers at may mga pogo. Alam niyo naman yung pogo, eh, no? Yung mga online gambling. Meron akong bibigay sa inyong sample na meron akong kaibigan na nakatira dito sa malapit sa Eastwood. Meron siyang mataas na building doon. Meron siyang mataas na building, meron siyang unit doon. Maraming kinuha ang isang pogo company na units, rent ni rent nila, binayaran nila ng advance ng 1 year, kasama yung sa kaibigan ko. So pinarenta niya 1 year,
Tapos yung nakuha niyang 1 year, pinandown niya sa ibang unit ng condo, doon siya tumira. So mayroon siyang investment, mayroon siyang income doon sa unit niyang pinaparenta. Kaya yun din ang isang problema, kaya tumataas ngayon ang mga prices ng mga condo dito sa Pilipinas. Depende sa location. Okay, finally po, yung mga interesado na bumili o mag-rent ng condo o townhouse, meron lang akong ibang mga points na suggestion. Number one, siguro dapat na alamin na ninyo kung saan yung gusto ninyo yung location, ano ba yung makakasatisfy ng need. This will really save you a lot of time and effort kesa sa paikot-ikot kayo dahil masyado matraffic. Sigurado naman na alam nyo na yung budget, ano? Ngayon, doon sa isang area na magugustuhan nyo, I am sure that there will be several developers. Now, in this area, in this developer, make sure na you study, you do due diligence, ano? Kasi malalaman ninyo kung okay ba yung developer ninyo, kasi yan yung isang malaking problema. Nagpapasalamat din ako doon sa ibang mga real estate agent na tumulong sa akin sa pagbibigay ng information dito. Pwede rin kayong tulungan niya kung gusto ninyo. Ayoko lang ilagay dito kasi wala naman akong commission sa kanila. Saka I don't want to advertise, ano? Pero if you will email me, I can send you their contact number or email address and you can talk directly to them. Marami pong salamat sa binigay ninyong time sa akin dito sa pag-discuss natin sa topic na ito. Kung meron po kayong question, suggestion o comments, pwede po ninyong isulat dun sa baba sa comment section. Pwede rin po ninyo akong email o kaya i-message sa Facebook. Ang susunod ko pong topic is about very important, very marami yung may gusto nag-email sa akin at nag-comment sa ibang video regarding senior healthcare. Kaya ho sana sundan ninyo yung susunod kong video sa ating mga seniors. Marami pong salamat at magandang buhay, mga seniors.